Hello guys, welcome back to my channel. Yay! So for today's video po, ang ituro ko sa inyo kung paano yung buong process ng pag-a-apply sa barko simula sa interview hanggang sa makaalis kayo. So pasensya na kayo sa ating background and pasensya na kayo kasi nakasumbero ako kasi mahaba na yung buhok ko and naka-earphone din ako, ay naka-headphone kasi maingay yung paligid, maingay sa labas and medyo may pagka noise cancelling daw tong headphone na to. So wala nang dami pang satsat. So let's start. Hello. So ayun guys. Simulan natin. So, yung pinakauna mong gagawin sa pag-a-apply sa barko is mag-a-apply ka. Yung pag-a-apply po is dalawang paraan po yung pag-a-apply. Una, walk-in and then pangalawa is online application. Depende po yan sa agency. May mga agency na nire-require ka na mag-online muna bago ka makapag-walk-in. Or may mga agency din na okay lang din mag-walk-in. Mostly yung agency na pwede ka mag-walk-in is mga ano yan, may tinatawag tayo dyan na open house hiring. So open hiring. So pwede ka mag-walk-in doon, dalhin mo yung resume mo at mga travel documents mo para makapag-apply ka. While yung iba, kailangan mo muna mag-register online sa kanilang website or sa kanilang portal. I-register mo yung mga basic information mo. Tapos, much better din kung i-upload mo yung mga travel documents mo doon or yung mga supporting documents mo. And then, yung iba, pwede ka na dumiretso sa agency nila para mag-apply na, walk-in. And then, tatanungin ka kung nakapag-sign-in ka na or nakapag-register ka na sa kanilang website. Then, pwede ka nang mag-proceed sa pag-apply. Meron din agency na kahit na nakapag-register online ka na or nakapag-apply online ka na, papahintayin ka nila ng confirmation or papahintayin ka nila ng email na i-invite ka nila para mag-report sa office nila. So, yun. Apply online or walk-in. So, yung number two is interview. So, wait lang guys, ayusin ko lang. Kasi parang, sandali lang, okay. So, interview. Sa interview po, usually, based on experience pala, ang pag-a-apply sa barko, mostly, three sets po yung interview. Yung una is yung initial interview which is be-based kung sino man yung naka-assign sa ano recruitment nila kukunin titingnan yung resume mo, tapos initial assessment. Titingnan yung resume mo, yung mga previous work experience mo, i-assess nila kung qualified ka sa position na ina-applyan mo or kung qualified ka sa mga positions na in-offer nila. So, doon i-advise sa'yo. During that initial interview doon din sasabihin sa'yo kung ano yung position na pwede mong applyan sa agency na yan or ano yung position na qualified yung credentials mo or qualified yung mga experiences mo para sa specific na position. Kasi iba-iba pong position, iba-iba din po yung qualification. Tapos, kung napasa mo yung initial interview, usually yung kasunod niyan is fleet interview. Sa fleet interview, nandyan na yung tatanungin ka na ng kung ano yung naging previous experience mo. Although, tatanungin ka din sa initial interview ng previous experiences mo. So, sabihin mo lang kung anong naging trabaho mo, anong mga daily routine mo, yung mga roles and responsibilities mo, yung job description mo sa previous na mga pinagtrabahoan mo. And then, they might also ask some standard ng company nyo or standard of service or operation sa mga previous na trabaho mo.
And then, kung pumasa ka na sa fleet interview, usually, yung sa fleet interview, taga-agency lang din yung mag-i-interview niyan. Depende sa agency. Tapos, yung final interview, usually din, yung nagkakandak niyan is either representative ng agency na in-appoint ng company or ng cruise line, or mismong representative ng cruise line or ng cruise line company na nasa agency. Experience ko dati sa Magsaysay was my representative yung dumating dito sa Pilipinas na representative ng Costa Cruises, kasi Costa Cruises ako dati. Tapos foreigner, tapos siya yung nag-interview sa mga candidates na for final interview. Tapos if para sa akin yung parang pagka-interpret ko yung final interview is parang formality na lang yan siguro. Kung consistent ka naman sa initial interview mo, tas fleet interview, yung mga sagot mo, yung lahat ng mga information na pre-provide mo, parang safe ka na siguro sa final interview. More on ano na lang yan, for official na ang tawag niya. Parang kasi yung experience ko din sa Costa, parang welcome on board yung pinaka-last na, tapos konti na lang yung mga questions na tinanong, tapos more on ano na lang, more on overview na lang sa company, yung ganon, tapos kung ano yung magiging trabaho mo. So yun yung experience ko sa Costa. And then yung experience ko din naman sa MSC, ang I was lucky kasi yung nag-interview sa akin sa MSC, yung final interview was yung dati siyang siya yung dating training coach or trainer sa in-house training ng Costa dati, kasi part siya ng company ng Costa dati. So naalala niya ako, sabi niya sa akin na, "Uy, you look familiar daw. Have you worked before daw with Costa?" Tapos ako din nagulat ko. Sinabihan ko siya, "Yes sir, I know you." Sinabi ko sa kanya, "Yes sir, I know you. You're from Costa before." Tapos yun. Tapos parang naging ano na lang yung final interview ko. Parang naging conversation na lang. A normal conversation na lang namin. Tinanong niya ako bakit ako umalis. Tapos ganun. Tapos tinanong ko din siya kung bakit siya umalis. Tapos yun. And then yun po yung interview. Tatlong series po yung interview sa pag-apply sa Marco usually. Pero siguro yung iba hindi din. Hindi. Tapos number 3, kung pumasa ka na lahat sa interview, is medical exam. So yung medical exam, i-advise ka naman sa agency after new interview, i-advise ka na, "Oh, mag-medical ka na sa araw na to." Tapos yung medical, kailangan ng referral yun galing sa agency mo. Now, may mga agency na libre yung medical. Wala kang babayaran. Kailangan mo lang ng referral galing sa agency. And meron ding agency na or cruise line na hindi libre yung medical. Although, kahit na hindi siya libre, ikaw babayaran mo. Pag sampa mo ng barko, yung ibang cruise line nag-o-offer, i-reimburse yung nagastos mo sa medical. Itago mo lang yung resibo. Anyway, sasabihin naman yan sa agency kung libre o hindi. So, number 4 is, kung na-fit to work ka na, okay na lahat ng medical mo, ipapasabit na sa'yo lahat ng original documents mo sa agency mo. So, kasama na dyan yung passport, yung seaman's book, NBI, and kung ano-ano pa. Basta isasabihin din yan sa ni agency sa'yo kung ano yung kailangan na mga original documents yung ibibigay mo or isasabit mo. So, once na submit mo na yung original documents mo, may ibang agency para hindi ka na pabalik-balik, katulad sa amin. Once na submit mo na yung original documents mo, diretso ka na ng contract signing. So, contract signing, yan, diretso na. So, contract signing, POA contract, para after mo pirmahan yon, tapos isasubmit nila yun sa POA. May nakalimutan pala ako.
Kung ikaw ay new hire, let's say new hire ka, ang after ng medical, tapos habang nag-aano ka, inaayos mo yung mga original documents mo para i-submit mo, i-schedule ka din ni agency ng in-house training. So ano po yung in-house training? Yung in-house training po ay depende po yan sa agency. May 1 week, may 10 days. So depende yan sa agency. Ang gagawin nyo sa in-house training is tuturuan kayo ng lahat ng mga duties mo sa barko. So kung ano yung magiging actual na trabaho mo sa barko, yung mga gagawin mo, tapos kasama din dyan yung mga safety procedures sa barko, tapos yung mga standard, tapos yun, lahat ng yan tatalakayin. May technical din yan, may technical training wherein mag-hands-on kayo depende sa position. Tapos next nyan, in-house training, tas kasabay din yan ng pagsasubmit mo ng original documents. Tas sa nasabi ko kanina, after pag nasubmit mo na yung original documents mo, mag-contract signing ka na. Ganyan yung process sa amin. Mostly naman ganyan sa din sa ibang agency. So pagkatapos ng contract signing, visa. Yung visa naman po, depende po yan sa klase ng visa. Kung US visa, for sure, may ano yan, may appearance yan. Pupunta ka ng embassy, tas ano, bibigyan ka na, magkukomply ka muna ng mga requirements para sa US visa application ng agency. US visa application ng agency. Tapos, i-schedule kanila para pumunta ka doon, mag-appearance ka sa for US visa.